190 na pong bayan at lungsod sa bansang nasa state of calamity sa dahil sa bagyong Christine. At kaugnay niyan, kausapin natin si Office of Civil Defense Spokesperson Director Edgar Posadas. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hey, Rafi, magandang umaga. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyo. Opo, sa inyo pong assessment, ano mga probinsya ang pinaka-napuruhan itong bagyong Christine? Ang tinitingnan po namin dito, but dito sa kung pagbabasehan po itong latest na datos natin, region po kasi ito, no? Ito po yung Calabar Zone po at saka dito po sa Region 5, sir. Mm-hmm. So may Bicol, hanggang ngayon po ba may mga lugar pa rin na hindi mapasok ng tulong o na hindi makontakt at isolated pa rin hanggang po, ngayon? Meron tayong nag-coordinate po tayo sa ating regional director po doon sa Region 5, no? At meron pong areas pa rin dito po sa may malapit sa river basin po ng Bicol, ano? Ito po yung nasa Camarines Sur na mga towns, ano? Pero medyo nag-i-improve naman na po dahil yung gumaganda po yung weather, tapos medyo umaayos na po yung mga sitwasyon doon. Pero ang problema po natin really is hindi po yung goods, no, na ipitadali doon. It's actually how to get them there. Mm-hmm. So ang ano natin ngayon, sir, sabi nga po yung humanitarian loop, no? We are doing everything kung pwede po by land kasi yung nakiklear na po natin, pero mga karamihan po ay mga heavy trucks pa lang ang pwedeng pumasok. Meron po kaming coordination at dun sa mga government agencies like yung police, yung lokal na pamahalaan, para po ma-prioritize doon sa tinatawag natin na humanitarian corridors or yung pagpasok po ng mga trucks na nagdadala ng pagkain, ng iba't iba pa pong tulong. At ganun din po, sir, itong ang isa po kasing na-identify na need doon, sir, is yung fuel, no? So, mm-hmm. We had another meeting just for that so that the trucks of yung mga malalaking oil companies po under this is facilitated by the DOE po ay makaraan ng unhampered dahil para po hindi magkaroon ng shortage doon. At talaga pong maipadala natin yung fuel din doon, sir. Mm-hmm. 116 na po yung nasawi at 39 naman yung nawawala. Yung sa mga missing po, ano pong nature nito? Well, sir, kagaya po dito sa area ng Calabar Zone, ano, yung mga nasa, kasi nasa search, rescue, and retrieval operation pa po tayo, yung mga tinitingnan po, we are trying to negotiate at saka yung hinuhukay po, tinaalis yung mga pakonti-konti, yung mga mga landslides, sir, no? So, yun po, at yung iba po, posibleng natangay po ng tubig, no? But until we find them, hindi po natin malalaman. So, yan po ang ating goal ngayon. Baka hopefully po, meron pa tayong makita na maibalik natin sa mga pamilya nila na sila ay buhay po. So marami po dito dahil sa landslide? Opo, landslide saka flooding, sir. Mm-hmm. At tataas pa po ba itong mga numerong ito? Ano po, sir? Tataas pa po ba itong numerong ito? Well, ito po kasing running total natin, Rafi, ano ngayon dito sa, meaning yung we get this, walang validation po dito, reported lang. Opo. And then meron po kami from regional offices. Medyo hindi po encouraging ito, pataas po ng pataas. Na ngayon po ay, again, yung wala pang validation, 116 na po, 109 yung injuries, tapos 39 po yung missing. This was as of 7 a.m. po this morning, sir. Mm-hmm. Kumusta naman po yung lagay ng mga eskwelahan na ginagamit na evacuation center? Kailan po kayo muling magagamit ang mga ito para makapagklase na ulit sa mga lugar na yon? Well, meron po, kagaya kanina, example lang po, no, dito sa mga areas ng sa Bicol where there, na okay, na medyo, when I say okay po, medyo maganda na yung panahon at saka pwede na pong magbalik sa kanilang mga tahanan, yung may babalikan pa po, ano, kasi yung iba wala na rin pong babalikan. Then probably, yun po ang magiging trigger dyan and until that happens po, kasi magta-transition na rin sila rapid doon sa from retrieval to response to early recovery, no? Yun yung magandang ano, and besides yung mga
marami na rin mga probinsya at rehiyon na nagtaas ng kanilang state of calamity. So at least makakatulong din yun in a way para po mamobilize nila yung mga resources nila. Pero going back to your question, Rafi, at least kung meron pa sila yung makakabalik na sa kanilang mga tirahan, then ma-free up natin yung mga school buildings and classrooms, no, para makapagsimula na ulit yung pagklase. Pero I think dun sa iba, Rafi, this will take a little bit of time. Mm-hmm. Kasi doon sa nakikita natin na scenario, yung baha pa sila hanggang ngayon, medyo siguro mga a few more days to a week or so, mm-hmm, para ma-achieve natin itong ganito na makapagsimula ulit ng klase. Opo. Gaano po kalaki yung concern naman ninyo dito sa paparating na bagyong Leon? Although medyo malayo ito doon sa mga pinaka-apektado, pero may mga areas kasi na tinamaan ng Christine na posibleng maapektuhan pa rin po nitong paparating na bagyo. Opo. Sa katunayan natin, meron na rin tayong kung di ang kakamali, no? meron na rin tropical cyclone warning signal dahil dito kay Leon, ano? TCWF number 1, ito ay sa norte ulit yung mga medyo na nadaanan ni Christine at nadaanan din ni Julian. So malaking portion ito, Batanes, Cagayan, to include yung mga island provinces, island municipalities niya, Isabela, Ilocos Norte, Abra, Apayao, Kalinga, a portion of Mountain Province, a portion of Ifugao, a portion of Quirino, Aurora, and then dito rin sa Bicol, meron din yung Katanduhan. Opo. Dahil pa sa tatlong sunod-sunod na mga weather disturbance na ito, kumusta po yung resources ng pamahalaan? Sa awal naman ng Diyos, Rafi, kaya pa, no? I was checking on our own quick response fund for OCD para matugunan namin yung mga pangangailangan ng ating mga regional offices na nagkakailangan na nilang ma-replenish, ano? But as of now, meron pa naman silang enough na resources. In fact, Rafi, nagagamit nila yon para ipadala yung kanilang mga available resources, lalo na yung mga regional offices namin na hindi masyadong natamaan. They pinapahiram muna nila, no? Pinapadala muna nila yung kanilang mga resources. Anyway, continuous naman ang ating prepositioning, augmentation, yung procurement dito, this is already allowed by law, no? Yung prepositioning natin of goods. Mapapalitan din yon. Meantime, ipadala muna as augmentation dun sa region na nangangailangan, particularly dito sa Region 5, Rafi. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Patuloy po kami tututok sa balitang ito at may libre po kayong access sa amin kung may gusto kayo ipanawagan patungkol sa mga tulong na kakailanganin para sa relief operations. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Rafi. Will do. Maraming salamat. Ingat kayo. Mabuhay kayo. Si Office of Civil Defense Spokesperson, Director Edgar Posadas.